welcome back to my YouTube channel. In today's episode, I would like to share with you my lecture about incident management of RTC Class 05-2022. Yes! At sana makapulot kayo at magkaroon ng karagdagang kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. At please, don't forget to like, share, and subscribe and hit that bell button for more episodes to watch. Okay? See you in a bit! Bye-bye! Three, two, one. Okay, incident management. Okay. Bakit ba nagkakaroon ng incident management? Bakit nagkakaroon, class? You need to manage the incident, whatever it is all about. Whatever it takes, you are there. Kahit ano pang mangyari, ikaw yung naka-duty, kailangan marunong kang mag-manage ng insidente. Yung iba sa inyo, binabaliwala ito. Okay, when you are dealing with the different man-made disaster or natural disaster as well, gusto ko lang ipaalala sa inyo, class, huwag kang manakbo. Do not run for your life. Okay? Kapag nanakbo ka, do not go back. Baka hindi ka na magkaroon ng trabaho kasi una ka pang nanakbo. Class, remember this. As SG, SO, police officers, or kahit ano pang nasa sa serbisyo tulad natin, may training tayo na hindi na-undergo ng mga sibilyan. Wala silang training sa incident management. Wala yung crime scene preservation, hindi nag-training ang mga common tao. No? Yung mga pinoprotektahan mo. Hindi naman sila nag-training ng crime scene preservation at incident management. So, ikaw yung susundan lang nila rito. Ikaw yung may hawak ng susi ng tagumpay. Diba, Robert Terrible, sir? Ang problema nung may mangyaring hindi maganda na una ka pang tumakbo. Why? Because you don't know how to manage incident. Kaya kailangan mag-training bago kayo magpa-renew. Katulad sa pulisya, bago tataas for promotion, may training din kaming kailangan i-undergo or i-comply. Bakit? Ikaw na agad yung tulong bago pa makarating yung tulong. Naintindihan nyo yun? Kasi nandyan ka. You are the help until help arrives. Kuha, Jessica? Ikaw na mismo yung tulong. And yet, nagsusuplada ang mga SGSO. May ganyan. Huwag i-deny. Huwag po kayong magtrabaho as SG kung hindi nyo kayang kontrolin ang sarili nyo na madali kayong magagalit. Madali kayong mapipikon. And that's the reason why mayroon kayong neuro examination. Kala nyo ba kung ano lang yung neuro na yan? Psycho-neuro-examination? Yan ay may kinalaman sa trabaho natin. Dahil ikaw at ako at lahat tayo na nasa serbisyo, bago magtuloy-tuloy ang proseso ng promotion o yung renewal sa inyo, kailangan mag-undergo ng neuro. Maraming test na i-apply dyan pagdating sa pag-iisip. Isinuot mo ang uniform mo, andali mo naman magalit, ayaw mo naman tumulong, ano na lang yan, 1530, for compliance, para lang magkatrabaho, hindi po ganun. Iwasan nyo po yung mapikon, iwasan nyo magalit, iwasan nyo magsuplada, suplado. Kasi yan yung gusto mong trabaho eh, di ba? Torres, MC. Torres, okay, sige, magkape ka dyan, napakaganda mo palang matulog, okay? Yung mga napipikit dyan, ha? Okay lang yan. Yung mga napipikit dyan, class, ha? Si Ryan Duga natawa. Okay yan, normal yan, no?
Okay, ikaw na agad-agad ang tulong, class, ha? Ayoko lang makatulog kayo, baka yung topic na diniscuss ko, yun ang lumabas sa exam. Patay na, di ba? Or hindi mo natutunan, hindi mo na-apply yung method na yun, nung nagkagulo, hindi mo alam gagawin mo. Okay, so don't miss out, okay? Next is, ano bang objectives nitong incident management nito? Kaya nyo ito inaaral, kaya kayo may training, di ba? Level up ka eh. Ang objectives mo dito is to what? Restore normal services. As much as possible, manggagaling din sa'yo. Hindi magbibigay ng decision ang incident commander. No? Kung walang manggagaling sa'yo na pwede na ba, okay ba lahat ng tao mo, okay na ba sitwasyon, bago niya bibigyan ng decision na mag-normal service na ang operation. Manggagaling din sa baba yung desisyon ng kataas-taasan. Tatandaan niyo yan, ha? Ano man ang maging desisyon ng taas, galing ito sa baba. Hindi siya pwedeng manghula. So, kayong mga nasa baba, kayong mga naka-expose dyan kung anong nangyaring insidente, kayo rin yung magbibigay ng signal sa kanya na everything will be okay, kung pwede na bang mag-normal service tayo as quickly as possible, tapos na yung insidente. Opo, sir. So, manggaling din sa'yo. Nanggaling din sa'yo. Tama? And then, you need to track incidents, of course. Baka kung ano lang yan, saan mo lang hinugot yan. Diba? And then, deal with it. Consistently. Baka papagal-pagal eh. Alam mo yun? Yung hindi usad ng diretso. Baka hindi consistent ba? May patlang yung pagre-report mo ng pangyayari, no? And then you're there to assist problem, no? Kaya nga sabi ko, huwag kang manakbo palayo. Kasi more of assistance ka kapag may pangyayaring ganyan. Bakit? Kapag may nangyari bang sakuna, kalamidad, class, hintayin mo ba magkaroon ng pulis? Ikaw na nanandyan? Kaya pinapag-training kayo. Sa inyo magmumula ang responde kapag mayroon tayong mga sakuna, kalamidad, disaster, panganib. Yan, iisa lang ibig sabihin yan. Diba? Ito ay nagkaka-apekto sa tao. Alam nyo ba na sa 12 oras nyong nakatayo, hindi nyo naman iniisip ang lahat ng yan, diba? Ngayon na may training, maiisip nyo yan. Ito pala yung tama. Ito pala yung epekto nito. Sa 12 oras mong nakatayo, nag-duty, hindi mo naisip itong crime scene preservation na to. Hindi mo naisip itong incident management na ito. Tama, Kevin Mayores? Yung mga economic aspect or effect, yung nagagawa nito, ngayon mo maiisip. Kasi nag-undergo ka ng schooling or training, di ba? Pero before 12 hours, wala kang naiisip na ganyan. Bakit? May purpose kasi yan. No? Kailangan you are prepared. Disaster preparedness. Para ano? Ipagbigay alam. Paano mo ipagbibigay alam ito? Sabi ko nga, baka may instances na ikaw pa yung unang manakbo. Hala! Ang kintab ng kurukuruntong mo, ang dami mo, may mga lanyard ka dyan, nanakbo ka palabas. Hindi mo na naasikaso yung mga binabantayan mo, yung protektahan mo, nakalimutan mo na. You are there to inform. You are there to give advices. To advise, magbigay ka ng impormasyon, no? Napapansin nyo, class, ha? Gusto ko kasing ma-penetrate kayo, mapasok yung pag-iisip, yung kaalaman nyo. Napapansin nyo, Tagalog ang ating lesson. Diba? Inglesin ko man yan, tatagalogin ko yan. Gusto ko maintindihan natin, Pilipino naman tayo. Diba? So you are there to give advice, to inform. Magbigay ka ng mga paghahanda. Ay, paano ba umiwas? Dapat may alam ka. Tawag nga sa'yo, Chip. Chip. Oh. Oh, diba? Kahapon, paglabas ko sa parking, sabi niya, sabi ko, Chip, pakibayad mo na lang ako para paglabas ko, dire-diretso na ako. Oh, 'di ba? Chip ako, chip siya, tawag ko chip siya sa kanya, ako pulis. Oh, 'di ba? Ang abot niya sa akin ay resibo at sukle. Oh, magkano sukle? Katabi niya isang SG pa. Ma'am, may 50 pesos kang sukle. Sige, sayo na.
Katabi niya yung isang SG, ito pa 50, magkape kayo pero 3-in-1 lang. Ah, di ba? Pampahay moral. Magkakasama tayo eh, o tip na 'yon. So meaning, kailangan natin ng isa't isa para pagdating ng mga disaster preparedness, madali tayong makakahingi ng impormasyon. 'Di ba? Makakahingi ng hindi tayo kailangan magsusuplado susuplada. Okay? Pagdating ng kalamidad, ikaw ang magbibigay ng impormasyon. Ikaw ang magbibigay ng paghahanda, yung pag-iwas, at magbibigay ng instruction. Okay? Sa traffic control, ano yun? O ma'am, hindi yun EDSA ha. Pag sinabing traffic control ng isang kalamidad class, alam mo kung saan mo dadalhin yung mga tao. Ha? Hindi yun na pinababayaan mo lang dahil inatake ka na ng panic attack. Alam nyo yung panic attack? Wala ka nang nagawa. Puro nervyos. Tumaas na yung BP mo. Inatake ka na't lahat kasi nauna yung panic attack. Kasi hindi ka prepared. No? Yan ang kaibahan. May training ka dapat. So, kailangan prepared ka para maiwasan yung tinatawag na nervyos or panic attack. Why? Because there are 4 objectives. Hindi mo man maiiwasan or mapapahinto, lalo na kung kalikasan, pero mababawasan yung mga sira at kamatayan. Yung mga nadulot na sira nito. At least kung ikaw ay well-trained, alam mo yung gagawin mo. Diba, Batong Alexander, kamusta ka dyan? Mukha naka-Judy ka dyan. And you need to what? To reduce personal suffering. Yung mga taong biktima, pinagsisigawan mo pa, hindi ganon. Okay? So, kailangan mo talaga undergo ka ng mga trainings para maintindihan mo kung ano ba to. Speed recovery. Paano makarecover yan? Sa tulong mo rin. No? You need to let people know na importante sila at hindi sila nag-iisa. Pinoprotektahan mo silang mga biktima. Ang nangyari, wala kang pakialam, nakatayo ka lang. Hindi po ganun. Okay? So, kailangan, you need to extend your assistance and you need to maintain kung ano yung rapport or pakikibagay na tinatawag. Rapport is the English term ng pakikibagay. Okay? You need to maintain your rapport with these people na pinoprotektahan mo. Okay ba yun, Charles Espino? Ba't nakakunot noo ka dyan? Isa ka pa? Mainit ba? Suot mo? Okay. Disaster response. Paano ka ba rumisponde? Kung baga sa pangyayari, may responde yan. Mas matindi ang responde dyan, class. No? Ito yung tutugon ka na. No? Tutugon sa sakuna. Dyan mo ipapasok kung ano-ano yung agarang tulong na pwede ka makapagligtas ng tao. Hindi mo lang sila prinotektahan. Ililigtas mo pa sila, lalo na kung medical na pangangailangan. Anong gagawin ni Charles Justin kaya? Napakagandang pangalan yan. Imported ah. Okay? Espino. Okay? So, anong gagawin mo para lang maibalik sa normal? Okay? Tinitigan mo lang ba yung sugatan? Yung nabalian? So, dapat pag-aaralan mo para magkaroon ka ng pagtugon. No? Disaster response. Tatlong uri ng pagtataya, no? Pagtugon, no? Needs assessment. Tumutukoy ka sa pangunahing pangangailangan ng biktima ng kalamidad. Ano tong mga to? Hanggat maaari, paano mo sila matutulungan? Ikaw, sa'yo magbumula. Meron ka bang ekstrang pagkain? May ekstrang damit? May ekstra ka bang pwedeng masilungan? Evacuation center? May ekstra ka bang gamot? Pwede yun na solo mong gawin. Kung maramihan, meron naman tayong mga LGU dyan. Diba? Yung damage assessment na tumutukoy, yung pagkasira ng mga ari-arian nito. Yung pagkawala pansamantala, paano mo kakalamayan yung loob nila? 'Di ba? You are there for speed recovery, no? Speed recovery. Mentally and emotionally. Ha? Lagi niyo iisipin 'yon. Huwag niyo iaalis sa sarili niyo 'yon. Okay? Next is rehabilitation. Gaya nga ng sinabi ko, recovery. Alam nyo, class, may marites ako sa inyo. Yung iba, ha? Yung iba dyan sa inyo, yung iba rin natin mga nakikilala, no? Pagka nakarinig ng rehabilitation, ang akala nyo ang nagpaparehab, eh yung naging
nalulun sa bisyo. Hindi nyo alam, pati nabalian, nagre-rehab. Okay? Totoo yun. Totoo yun, class. Pag sinabi mong na-rehab, yung iba na yung tingin, na-rehab yan. Hindi mo alam. May, ano yan, may bali ng buto. Nagre-rehab lang. Okay? Hindi mo alam, mentally, may rehabilitation siya through this, nagpa-psychiatric treatment siya. Okay? Huwag po niyong iisipin na kapag ang salitang rehabilitation ay tungkol lang doon sa mga nag-undergo ng yung mga nalulung sa bisyo. Hindi. Pag nalaman rehab, nilalayuan mo na eh. Hindi po. No? Ang ibig sabihin ng rehabilitation at recovery ay nagsisimula ka ulit, mabalik sa dati. No? Tama ba yun? Nelson Fronda, sir, kamusta po dyan? Ayan. Okay. Nakikita ko yung mga itsura niyo po, ano. So nakikita ko kung na naririnig niyo ako o hindi. So nakatuon ka sa pagsa ayos ng mga nasira. So you need to rehab and recover. No? Kung ang taong ito ay nalulun sa bisyo, so kailangan ng pagsasaayos kasi nasira, kumbaga. Kung ito ay nabalian ng buto, kailangan niyang mag-rehab para bumalik sa dati yung kanyang tamang mobility or movement. Hindi pag sinabing rehab, isip mo ganun, no? Yun lang naman, no? So wag niyong iisipin na ang rehab ay exclusive lang salita, yung rehabilitation ay para sa addict. Hindi yon. Ang rehabilitation ay pagsasaayos, pagsisimulang muli, panunumbalik ng kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay, no? So meaning you need to recover. And that's the reason we have this rehabilitation or disaster rehabilitation. Okay? Disaster victims. Ito yung mga biktima, class, no? Mga biktima. At gusto kong ipa-alam sa inyo na napakalaking pasasalamat na hindi ikaw yung biktima. So you need to extend your assistance, no? Na hindi ikaw yung tinutulungan, bagkus o instead ikaw yung tumutulong. Kaya huwag kang magdadamot na tumulong. Okay? Yun na yon. Ikaw yung tutulong at dapat talagang kung tutulong, tumulong na ng husto. Ha? Hindi yung hayaan mo na yan dyan, may darating na medic. Pakinggan mo rin siya, parte ng rehabilitation and recovery. Pakinggan mo anong problema. Hindi yung pag sumisigaw na siya sa galit, sisigawan mo rin. Ah, nagsigawan na kayo niyan, 'di ba? So walang kahihinatnan. Okay? Ito nga, yung mga biktima ng kalamidad, napakahirap 'yan intindihin. So you need to psychologize them, no? So you need to application method ka na naman, you need to apply, no? Kung ano yung pwede mong ano yung natutunan mo pagdating diyan sa mga ganyang biktima. Huwag mo silang sasabayan, okay? Huwag mong sasabayan 'yan kung sila ay nag-hysterical, kung sila ay nagsisigaw, lalo na kung ito ay nagmaoy na. Oh, naka-duty ka, may maoy diyan. Maoy ka na rin, magulo na, wala na, 'di ba? So meaning kung meron nasa taas, ikaw yung magpapakumbaba, wala naman mawawala. Okay? Mas masakit kung sasabayan mo yan, parehas kayong mawawalan. Okay? And those were the things na pwedeng i-share talaga sa inyo, class. Kasi sabi ko nga, mas marami yung oras natin, yung oras mo sa duty, kesa sa bahay. So meaning, ang iniikutan ng trabaho mo ay mga tao na hindi mo naman kaano-ano, pero kailangan mong bigyan ng pansin dahil dyan umiikot ang mundo mo sa haba ng oras. Okay ba yun? Naintindihan, Kitty, Jessica, and Placido, sir?